What's up sa inyo mga kaloko? So nagbabalik na naman tayo para sa isa na namang video. Nasa video na ito, pag-uusapan natin yung mga na-reject na heroes dito sa Mobile Legends. Na yung ibang heroes nga dito mga kaloko ay under survey pa lang. Na posibleng ang ito na yung sumunod na hero dito sa Mobile Legends. Pero karamihan ng mga heroes na babanggitin natin dito, yung mga rejected. Rejected Brad, parang yung pag-ibig mo sa crush mo. Niligaw-ligawan mo pa. May pahatid natin kapag nalalaman. Tapos yun, busted ka rin pala sa huli. Kaya bago natin simulan ang video na ito, kung napadad ka na naman sa channel natin na ito, isubscribe mo na yan at i-hit ang notification bell lang sa ganon. Maging updated ka rin sa mga bagong videos natin. First hero natin ito. Itong babaeng ito, grabe oh. Kung papansinin natin dito, para siya ditong lamang tubig. Uy, naninirahan sa katubigan. Kung papansinin natin dito yung paa niya, parang eel ba to? O pwede ring sea snake? Uy, ahas sa katubigan. Pag una mo kasi tinignan dito mga kaloko, no, para siya ditong parang octopus lang dito yung paa niya eh. Parang tentacles ng octopus eh. Pero kapag tinignan mo mabuti, aba, may pangil. Bampira. Pero kapag natuklaw ka, ayun, sumalangit na wang yung kaluluwa. May ngipin Brad eh, parang ahas at ato ah. Kung bibilangin natin, parang lima ito eh. O kaya baka mas marami pa, natakpan lang no. Para siya dito Serena, na na-deform yung paa. Hybrid kumbaga Brad no. Kalahating tao, kalahating ahas. Medyo hindi natin magets ko ano nga ba ito mga kaloko, pero tingnan mo yung hawak niya dito. May pearl, grabe to ha. Mayaman to ha, rich kid. Napakalaki ng pearl na hawak niya dito ha. Siguro pag binenta to, instant yaman Brad eh. Ito kapag na-approve talaga ito no, may kahati na dito si Kadita Brad. May kasama na siya ditong lalangoy sa kalupaan. So parang mage talaga ito Brad oh. Sa mga ganitong style na mga hero, mage yan talaga. Yan yung opinion lang natin dito mga kaloko no. Ito talaga yung makinis, maputi siya. Pero ba't ganon? Na-deform yung paa. So marami pa tayo ditong rejected heroes mga kaloko. I-next na nga natin yan. Oy, ito. Para itong di ko lang sure kung fighter or parang tank siya no. Pwede rin siyang tank eh. Parang hango dun sa ano ni Grak no. Parang kabaro niya ata si Grak dito Brad eh. Ito parang maliit yung katawan pero yung kamay niya napakalaki. Na parang yung ginagawa din ni Grak dito. Na malaki yung hinahawakan ni Grak, parang ganun din yung position Brad eh. Ito lang na iba lang no, kasi espada. Na itong hero na ito mga kaloko ay na-reject din. Isa rin ito sa mga na-reject na hero dito no. Kasi kung isipin natin, kung ganito din yung formahan niya, parang may Grak na Brad eh. May tank na eh. May Grak tayo dito eh. So kung ganito rin yung design niya tapos nakahawak na ganun, parang wala ang gaanong pinagkaiba kay Grak. Espada lang kasi yung hawak nito tapos nagkaroon lang ng bigote. Kung mapapansin natin dito, meron kasi si Grak dito na skin na parang armor pang knight. Mandirigma! Na which is meron din naman ito. Tapos medyo pandak ito Brad ah. Malaki yung kamay niya, parang na-deform din ah. Maaga na kasi itong naulila Brad, kaya wala na nagpalaki sa kanya. Yan. Pandak Brad eh. Pero wag ka! Small but terrible. Next hero naman tayo. Okay, ito mga kaloko no. So may dalawang uri itong hero na ito na kaya nila mag-transform sa human form. Tapos medyo may pagka-human form na rin no. Tapos bug type no. So ipapakita natin mamaya no. So para siyang bug type na hero ito mga kaloko no. Lumilipad Brad eh. Pwede siyang lumipad tapos pwede rin tumayo pala. Yun pala yung form niya. Na kung titignan natin mabuti dito, parang repetition Brad kung magkakaroon pa ng ganito pang hero no. Kasi meron na tayong Zaz na medyo konti lang no, may konting hawig kay Zaz ito Brad no. Pwede natin maihambing ito kay Zaz na pwede rin siguro na mage din ito no. Pero yung idea na magkaroon dito si Zaz ng skin, pwede, posible pa sana no. So meron siya ditong apat na kamay at dalawang paa Brad no. Na kapag tumayo yan, ito nga no, yun no, may hawak din siyang wand doon. Na which is parang Zaz talaga Brad no, yung mukha lang nag-iba tapos lumilipad na eh. Ito may pakpak siya na pwede siyang lumipad. Maganda yung concept ng hero na ito, bug hero. Na kapag tinignan natin dito sa Wandia, ay meron talagang concept na pagka bug type dito no. Siguro hindi na nilagay ito ni Moonton, itong hero na ito, kasi meron na tayong Zaz na which is parang mas maganda kung gawin na lang niya itong skin no ni Zaz. Kasi halos parehas lang ito ni Zaz Brad no. Next hero naman tayo. Okay. So ito yung hero na survey hero na kasabayan dito nila Granger. Na itong hero na ito mga kaloko na reject rin. At tumutugtog rin itong hero na ito kagaya ni Granger. Nasa survey hero dito ni Granger ay siya ngayon napili. Pero itong mga kasabayan niya na ito, hindi napili.
Pero kapag tinignan natin ito, no, parang iisipin natin ano nga ba yung pwede niyang maging kapangyarihan dito, no? Bukod sa pagtutugtog, siguro para itong mage. Mage siguro, Brad, no? Tapos kada tugtog niya, may musika siguro, mga note na aatake sa kalaban. Kasi malabong maging fighter ito, Brad, eh. Anong gagawin niya yung instrumento niya sa likod? Kukunin niya tapos pampapalo niya na lang? Panghampas niya na lang sa mga hero ng kalaban. Parang improper ata, Brad, yun, ah. Parang basag ulo lang dyan sa kanto, eh. Yung kahit anong armas, yun ang gagamitin, Brad. Malabo din na maging marksman ito, no? Kasi parang wala pa rin siya ditong pansandata, eh. O baka naman kakanta tapos makakatulog yung kalaban. Uy! O baka naman support ito, Brad. Yun na nga, nakuha na natin yung idea. Baka support ito, Brad. Tapos kakanta siya, tapos yung mga kalaban makakatulog. Tapos habang ito mga teammates niya, aatakin yung kalaban. Grabe, dami nating iniisip. Ang lawak na naman ng imagination natin. Umagang-umaga. Pero real talk, no? Malabo kasi ito maging assassin. O pwede rin siguro assassin, Brad, no? Siguro string yung kapangyarihan niya dito. Yung string ng gitara, pwede rin siguro, no? O kaya marksman, malabong maging marksman. O kaya tank, no? Fighter rin, medyo malabo, no? Support pwede pa, o kaya mage, no? So ayan, hindi natin sigurado kung ano nga ba yung pwede maging role nito kapag nailabas. So next, hero naman tayo. Okay, ito. Ito, nagagandahan talaga ako sa hero na ito, mga kaloko, no? Ito yung, kung napansin nyo yung gumaganon, shumishape, yung sa Avengers, Brad. Kalimutan ko yung pangalan nito, eh. Tapos nagkakaroon ng ibang dimension do sa ishishape niya, parang nagaganon, tapos magkakaroon ng bilog daw. Gumaganon-ganon pa daw siya, eh. Tapos magkakaroon ng ibang dimension do sa circle na yun, Brad, no? Parang hawig dito, Brad, eh. Kasi pag tinignan natin dito yung kapangyarihan niya, parang may ganon, Brad, ha? Parang ite-teleport ka sa ibang dimension. Na meron siya ditong hawak na bola na parang nagpapatunay na parang siya ditong mage. Kasi parang meron siya ditong kapangyarihan, no? So itong hero na ito, hindi pa ito nare-reject mga skin survey ng mga heroes. Na posibleng ito rin siguro yung lalabas, no? Kapag na-approve. Pero kapag tinignan natin mabuti kasi ito, ang ganda, eh. Pwede siguro, no, maging mage. Tapos may kapangyarihan na ito na i-teleport. Pero may luyin na, Brad, eh. Siguro i-teleport na lang yung mga kalaban, no? Para kapag i-teleport niya yung kalaban, ipupunta doon sa pinakamalapit na tore na mga ito. Parang yung mangyayari, no, ipapahamak mo yung kalaban, no? I-teleport mo sila sa may tore, no? Pwede, no? Pwedeng concept yun, Brad, eh. Medyo bumabagay dito yung pagkatao na itong hero na ito kung sakaling marirelease ito, eh. Medyo hawid niya lang dito ng kaunti si Gushon pag medyo nagulo lang yung buhok ni Gushon, no? Medyo ayusin lang siguro yung buhok nito para medyo maiba naman. Baka mamaya sabihin nila si Gushon mapagkamalan pa, no? Next hero naman tayo. Okay. So ito, naisip natin yung concept nito. Meron siyang baton at may maskara dito. Na which is, meron na tayong Sun dito, eh. Parang si Sun na parang si Aldous din. At the same time, parang si Aldous talaga, eh. Kapag yung tinignan mo yung maskara niya doon, kung wala lang itong baton, parang si Aldous na si Aldous ito, Brad, eh. Pero kapag meron yung baton, parang si Sun, mapapaisip ka na lang doon, Brad, eh. Pwedeng si Sun at pwedeng si Aldous, uy. Siyempre, dahil sa may baton siya dito at parang palaban dito yung mukha niya, para talaga siya ditong fighter. Yan yung role niya, Brad. Hula lang yan. Uy, ultra instinct. Pero kung isipin mo, no, paano kung parang si Sun tapos si Aldous yung kapangyarihan ng hero na ito, no? Siguro habang naka-ulti ito na lumilipad, no? Tapos mag-activate dito yung ultimate din ni Sun, no? Magiging tatlo yung ulti niya na lumilipad na parang si Aldous. Tatlo agad yung tatamaan niya, Brad, no? 3-in-1! Pag ganun talagang kapangyarihan nito, nako. Ewan ko lang, no? Siguro most ban hero na naman ito. Napakalakas nito pag ganun. Kawawa yung mga kalaban, lalo na pag pure marksman sila o mage o yung mga hero sa malalambot dito. Magmimistula sila ditong minion talaga pag ito talaga harap niya, no? Next hero naman tayo. Oy! Ito, parang ano to, eh. Parang yung concept nito, kung mapansin natin, meron ditong skin si Parsa. Na yung parang ganito din yung kulay, Brad, no? Hindi kaya ito yung boyfriend ni Parsa, no? Kasi sa kwento, no, meron kasi itong asawa. Itong si Parsa, na ikakasal nga sila dito pero ginulo sila ni Alice. Baka naman ito yun, Brad. Ito yung gumagabay kay Parsa. Pero kapag tinignan natin mabuti yun, marirealize natin na parang si Ling. Parang hango kay Ling ito, Brad, eh. Kaya pala siguro hindi na inailabas ito kasi isa ito sa mga skin survey na hero na kasabayan nitong si Ling, no? Baka nga, Brad, no? Baguhin mo lang kasi ng kaunti nito, parang si Ling na, Brad, eh. Yan, no? Baka naman si Ling talaga yung asawa dito ni Parsa. Next hero naman tayo. Okay. So alam nyo na kung saan nakuha itong hero na ito. Medyo parang familiar, di ba? Pero bago natin sabihin yan, mga kaloko, no? Titignan muna natin siya visually, mga kaloko, no? So yun, meron siya ditong shuriken na napakalaki na parang may blade. Hindi ko alam kung shuriken talaga to, no? Correct me if I'm wrong. Uy. So ito kapag visually tinignan natin para ditong assassin, Brad, eh.
Pwede ring assassin or marksman, Brad, kasi pwedeng dumami yung nasa likod niya. Tapos ibato-bato niya lang, Brad, no? Medyo short hair siya, maputi, at ang buhok ay maputi rin. Uy, Snow White. Medyo parang nagtitipid ata to sa damit, Brad, kasi hanggang dito ata sa bewang, eh. Grabe, oh. Fair and fairness, ah, flawless. Parang sundalo dito, parang Rambo yung style niya dito, eh. May ano pa dito, ah. May nakalagay pang ano dyan, bandana ba yun? So, naisip niya na kung sino yung kaparehas niya dito. Na hindi na natin patatagalin pa. Oo nga, kaparehas niya nga dito si Hanabi. Yun nga, no? Kasi isa ito sa mga skin survey bago lumabas itong hero natin dito na si Hanabi, Brad. Isa ito sa mga pinagpilihan, eh. Kaso ang problema lang, na-reject ang hero na ito, Brad. Napili na yung Hanabi, mas maganda kasi yung parang ninja, tapos mas maayos yung design kumpara dito, Brad. Although maganda rin naman yung design dito, pero mas pulido kasi yung kay Hanabi, kaya naman yun yung pinili nila dito, Brad, no? Ayun! So sa next hero naman tayo. Okay, eto, parang may kahwig, Brad, na. Parang marksman ito, no? Na syempre may baril siya dito, eh. Parang si Granger, eh. Ang problema lang, may eyeglasses lang ito, Brad, no? Yun, no? Pero parang teacher dito yung itsura niya, para siyang professional dito, Brad, eh. Pero maganda siguro kung may i-release din ito, no? Maganda yung design niya, Brad, eh. Nagagandahan tayo dito, eh. Medyo may pagka-Granger lang siya dito, pero wala yung hinawa ka dito ni Granger na instrument niya. Mini violin, no? So, actually, meron pa itong isang form na ito kasabayan niya rin, no? So, kapag dinig natin yung isang form niya, yun! Ito parang si Black Dragon, Brad, eh. Yung mukha, no? Parang ano, eh. Parang palaban din, eh. May mga shell siya dito sa gilid niya, no? Mga bala, no? Medyo palaban yung mukha at may slice dito. Maganda yung idea, ha? Yun lang, no? Medyo wala siya dito makita nating armas. Na which is may bala doon, baka naman may baril yan, Brad, no? Marksman siguro yung dating dito, Brad. Pero sa tingin ko magandang ilabas itong hero na ito kasi medyo astig na tignan, Brad, eh. Medyo masungit yung mukha, eh. Parang palaban, Brad, eh. Parang matapang niya, ang sama ng tingin, no? Tignan mo naman yung tingin niya, oh. Grabe, ang sama. Ikaw ba naman tignan ng ganyan, no? Naglalakad ka sa kalsada tapos ganito yung tingin ng kasalubong mo? Ikaw ba naman hindi mababadtrip, di ba? Wala ka namang ginagawa sa kanya tapos ang sama ng tingin niya? Dito talaga nagsisimula yung away, lalo sa school ninyo, no? Sabi ng teacher ninyo, bakit mo naman inupakan yung estudyanteng yon? Tapos yung sasabihin mo dito, rason mo, no? Kasi sir, ang sama ng tingin, eh. Ang sama makatingin sa akin, eh gangster pa man din ako. Matapang ako, eh. Ayun, pinatulan ko. O, di ba? Dahil sa tingin lang, nagkasuntukan na kayo, Brad, no? Kaya medyo iwas-iwasan natin yung pagtingin natin na masasama pag may mga tao na tayo nakikita, no? Nakikita sa paligid, no? Huwag dating sumaan. Siguro kung bad trip ka talaga tapos ang sama ng tingin mo, nakaganoon ka na, no? Gumiti ka na lang. Para at least malaman nila dito na hindi ka bad trip. Siguro pag ganito. Para ka namang abdoy doon, no? So, eto na naman, mga kaloko, yung mga heroes na na-reject na naman dito sa Mobile Legends na hindi na lumabas talaga dito. Kaya syempre, bago na naman natin tapusin ang video na ito, nagpapasalamat tayo sa mga subscribers natin na patuloy pa rin sumusuporta dyan. Salamat sa inyo, mga kaloko. Kaya kung napadaan ka na naman sa channel natin na ito, isubscribe mo na yan at hit ang notification bell sa ganun. Maging updated ka rin sa mga bagong videos natin.